pag-uusapan po naman natin for sharing lang po ha. Patungkol po sa electrician, technician, restorer, tsaka gold and silver hunter. Babanggitin ko lang po o ikukwento ko para may share ko rin po sa inyo kung paano po ako naging hunter sa gold and silver. Nung ako po ay kabataan pa, wala pa po akong malay sa electronics. Construction po ang aking isa sa mga naging trabaho. Dahil ako po ay merong mahigit sa 30 trabaho na alam. So, kasama na po ito. Nung ako po ay nasa construction, dahil housing po yung nasamahan ko, so, nandyan yung mason, yung peon, yung karpintero, pintor, latero, so, lahat po yun, mga nasamahan ko. At lahat yun, natutunan ko din kasi naging helper ako ng bawat nabanggit ko na posisyon. So, nung maglaon, natutunan ko na pati po yung pag-wiring ng electrical. So, dun ako nagsimula sa, after na matutunan ko po yung patungkol po sa mga simento, sa mga ng ating pinaka-wall, ng kesame, ng bubong, yan. Nung nasa wiring na po, tapos na rin po ako sa pagpipinta, natutunan ko na rin po yan, ay napasama ako sa wiring ng electrical sa house wiring installation. So, naging helper po, kaya natutunan ko po kung paano ito gawin o mag-install ng wiring sa isang bahay. Sinamahan ko po yun ng pag-aral sa libro at pag-re-research pa sa iba pang mga sanay na o bihasa na sa electrical na mga technician o electrician. So, nung natutunan ko po yung electrician, pag-electrician, dahil nakilala ka na, na nagkakabit ka ng ilaw, ng wiring, so hindi maiwasan na merong dadating na magpapa-repair ng sasabihin sa'yo, tatanungin ka kung marunong ka bang gumawa ng electric pan, ng plancha, ng rice cooker, so kung ano-ano yung mga tinatanong. So, nagkaroon ng idea na dahil kuryente na yung natutunan mo, doon nagsimula na tumanggap ng mga unit ng electrical appliances. So, bukod sa nauna siya na natutunan ko in actual, pumunta ako ng school, pumunta ako ng yung mga 2 years course, yung 1 year, yung vocational, yung technical. So, pumupunta ako dyan, bukod pa yung mahilig kong pagbabasa sa libro. Nung dumating na yung time na medyo nagkakaroon na tayo ng pag-upgrade doon sa mga appliances natin, nagkaroon tayo ng electronics, yung dating black and white, naging color TV, yung dating Betamax, naging VHS, ganyan, naging CD, naging VCD, naging DVD. So, umano yung ng electronics, doon na po pumasok yung hindi na maiwasan na yung pagiging electrician ay magiging technician ka naman. So yan yung pagsimula, electrician, tapos inisip mo paano ka magiging technician. So dinaanan ko yan hanggang sa tuluyan na napunta ako sa electronics. Pero meron pa palang ikatlong level para maging mas maganda yung pagiging
restorer. So natuklasan ko 'yun, nagawin ko 'yun. I-apply ko na doon sa pagiging electrician ko tsaka isang technician. Sinamahan ko siya ng pagre-restore dahil ako po ay marunong pintor. At marunong din po ako nung panahon na 'yon. Makalipas na matutunan ko ang construction tsaka ang electrical, electronics, napasama rin po ako sa restoration ng kotse. So nagtrabaho din po ako sa Ford Calamba, Laguna. Medyo napasama po lang ako sa subcontract lang. Hindi po mismong doon sa loob na empleyado, kundi yun pong inilalabas ng mga hindi kaya ng mga nagre-restore ng kotse doon, kami yung tumatanggap. So naging helper ako doon. Kaya nagkaroon ako ng idea na i-apply ko sa restore yung lahat ng electrical at saka appliance, electronics appliances. So nung 1996, 95, 94, 92, napasama naman po ako sa, marunong na ako ng electrician, marunong na ako ng technician. So napasama ako sa office machine equipment sa Ibangil, Istakyapo. At natutunan ko po doon yung mga iba't ibang uri ng mechanical. So yun, after na matutunan ko yung pagiging electrician, technician, at na natutunan ko rin kung paano magpinta, magbutingting ng mga mechanical, and then doon na pumasok yung restore. Kaya lang nung nagre-restore na ako nung 1990s, parang may kulang, sabi ko. So dumating kasi yung may trouble na kailangan kong mag-fabricate. At dahil natutunan ko yon dun sa Quiapo, nung ako'y mapasama sa office equipment machine, kasama po kasi doon yung fabrication. So natutunan ko rin yon. Kaya nung tumanggap na ako ng restore ng appliances, sinama ko rin po ang fabrication. So yung pagkakaiba po ng electrician, kalimitan ang wiring installation, street light, mga tulay na ilawan, poste, ganyan. Tapos mga bahay natin na lalagyan ng wiring, repair ng mga appliances na electrical lang, so walang electronics. At sa electronics naman, yung lahat ng uri ng dinadaluyan ng DC, AC, so alam ko na rin. Kaya nung mag-start ako ng 1986 at nung matapos ako na matutunan o matapos kong matutunan ng electrical at saka ang technician, pagpasok po ng 1990s, nag-umpisa na po akong mag-restore dahil pinagsama-sama ko na po yan, tatlo. Ngayon, nung aking matuklasan pa, dahil sa pagre-research ko, hindi lang sa Google, hindi lang sa YouTube, nagkaroon ako ng idea dahil meron akong mga nakikita. Matagal ko na itong mga nakikita dahil nagre-repair nga tayo. So naisip ko na yung tatlo pwede pa palang maging apat. Pwede ka palang maging hunter after na maging restorer ka. Yung pagiging restorer kasi meron niyang level na ano ba yung nire-restore mo, anong klase ba. Ganyan, meron kasi sa kotse, meron sa bahay, meron pang mga iba. Ang sa akin po ay yung appliances ng electrical at saka ng
electronics. So yung nakita kong pagkakaiba ng electrician, technician at restorer, eh meron pa pala doon ikaapat na mas aangat pa pala na pag sinama mo, mas malaki pa pala yung mapapakinabang mo. So yun, dumating yung time na natuklasan ko lang na hindi ko siya natuklasan, kundi natuklasan ko hindi para sa ibang tao kundi sa sarili ko, na pwede ko pala siyang i-apply uli para ma-level up pa yung aking pagiging restorer. So ito po yung aking babagi sa inyo na ang pagiging isang ang repairman kasi at saka ang restorer ay hindi po magka-level, kasi nga ang repair ay malayo sa pagiging restorer, kasi ang repair repair lang, so, di ba? Disassemble, yan, tapos repair, tapos broken. Hindi naman tayo ganun eh, pero merong time na nasisira natin yung unit, lalo na kung baguhan, yung nangangapapa kung tawagin. Yan, hindi pwedeng maiwasan, kundi nangyayari yan. Hindi pwedeng di ka dyan dadaan yung pagkasira. Imbis na kamamadali mo na mamayari mo para mapera mo na matapos na yung obligasyon mo sa may-ari, minsan hindi sa pagkagawa ang nangyayari, minsan sa pagkasira. Yan. And then kung nagawa na natin tatlo, assemble na tayo. So yun lang laging ginagawa ng electrician tsaka technician. Pero ang restorer, meron po kasing fabrication at tsaka painting. At meron diyang operation. Yung pag-o-opera natin sa mga halos na durug-durug na unit o basag-basag na. So yun, dun na i-apply yung pagiging restorer mo. Ngayon, sa pagiging hunter naman, gold hunter, ito yun na after na matroubleshoot mo ang isang unit na sa tingin mo hindi mo naman siya mayayari na o kaya mahal na, medyo mahal na yung pagka gastos, so ito yung pwede mong i-apply yung pagiging hunter. Kasi pagka gold hunter ka na at medyo may alam ka na sa mga ganito, ito yung pwede mo mapakinabang. Okay, makikita natin dito yung board ng CPU, ng laptop, ng mga iba-ibang ano yan, mga memory ng CPU yan. Ang isang gold hunter, isang tingin pa lang, alam mo na meron ang isang board. Tulad nito, ito po ay sa laptop na old model. Makikita natin to, meron kasing dalawang klase ng board na merong gold at silver. Ngayon, sa gold po, meron siyang dalawang klase. Ang katulad po nito, kapag ka-board ng LCD TV, mapapansin natin na ito, ayan. Yan po ay kuntuwagin brush. Yung pahid lang. Pero gold po yan, 24. Ayan. Pero pag yung sinabing plated, ito, yan, mas makapal po yung ano, kasi pag sa Tagalog po ng ating plated, yung tubog, pag sinabing brush lang, halos ipinahid lang yan dyan. Pero pag tubog, medyo mas makapal yung ating makukuha. Katulad nito, mga ating tips,
So ito yung plated, no? Kaya magtataka kayo bakit maraming namimili ng board na CPU, board ng laptop, cellphone, basta lahat po ng mga electronics board na modelo ngayon, mula yata ng 70s o 80s nagsimula na maglagay ng gold sa mga board. So hindi natin alam, wala na po akong idea kung yung 50s, 60s, ganyan, 40s natin inaglagay na sila. Pero ngayong 90s, 80s automatic na naglagay talaga sila nito. So dito, hindi lang yung kasi kung tawagin natin ito gold finger, yan. Ito yung mga IC niya. Meron kasing IC sa memory na meron pang laman sa loob na gold. So kaya binibili din po ito. After na matanggal natin ito, ito pong mga IC ito na nakakabit pa sa board, binibili pa rin yan. Siguro pinakamababang presyo dito ng per kilo nito nasa at 180 hanggang 200, pinakamataas na siguro dyan ng 400 sa IC. Kung tawagin nila ito, pag wala na ito, IC. Pero pag nandyan pa yan siya, andito pa yan, mas mahal kasi umaabot po ito ng 2,000 per kilo. So kung meron kang isang kilong ganito, sabi nating pinresyon ka ng 1,6, okay na, may pera ka na. Pero kung may isang kilo ka niyan at marunong kang mag-process dahil tinawag kang ang hunter, mas malaki pa yung magiging pera mo kaysa dun sa binenta mo siya ng per kilo. Kaya nga hindi tsatsagain yan ng mga bumibili niyan na pipresyohan ka ng, sabi nating pinresyohan ka ng 2,000 per kilo. Hindi nila ito bibili ng, hindi sila mamumunan dito ng 2,000 nang walang mapapakinabang. Hindi sila mga taong mga gumagawa lang ng bagay na walang kabuluhan. Siyempre meron. So ito, kapag ka ito ay tulad nito, itong sa ating LCD natin sa panel to, board, masyadong manipis yung gold na makukuha. Kaya pag pinrasis mo ito ng katulad dito, mawawala yan. Kaya kailangan marunong ka talaga na gawin ito. Okay, ito pag natanggal na natin, bali ito, itong kabila, mapapabilang po yan sa IC. Yan. Pag tinanggal na natin yan, ito po ay pupunta na dun sa IC. Dito sa gold. Kaya kahit tinanggal po natin to, may pakinabang pa rin to kabila. Yan, binibili po rin yan. So ito namang kanyang chips dito nakakabit, meron pa rin yan. Yan, kinukuha rin natin yan dahil ito po tips natin, meron sa loob, meron niyang gold. Yan, after na matanggal natin itong nasa ibabaw, ngayon itong tinanggal natin sa ibabaw na ito, yan, meron pa rin po yan. Hindi lang po ito lulutuin pa yan para makuha mo yung gold sa loob. Ito, sinishare ko lang po ito sa inyo, kayong mga technician na mas bata sa akin, siguro yung mga kasing edad ko, baka alam na rin ito. Ito po, meron pa ito sa loob, lulutuin nga lang po ito, hindi katulad nitong isa na iba ang proseso dito. Yan.
Kalimitan ang mga namimili ng board ng CPU ang target nila ito. Mas maganda sa kanila kapag tinawag na double. Kapag single, mas mura. Pag double, mas mahal. Tinatawag nilang double yung may dalawang ganito. At saka isang ganyan. Yan. Tapos, ang memory niya, halimbawa, tatlo o dalawa o masigit pa, mas mahal yun na bilhin. Pero sa katulad ko na hunter, bakit bibenta yan? Eh, nabimili pa nga ako. So ito, papakita ko sa inyo ang pag-process nito. Sa part 2, papakita ko na ito sa inyo kung paano gawin. Bukod-bukod po yan, pagpa-process nito, papakita ko sa inyo. Pag-process po nito, ipapakita ko rin pati ito at saka ito. Yan. So, promise ko po yan. Bubuuin po natin ito patungkol po dito. Okay? Bitin ko lang po. Electrical, electrician, electronics, technician. Pagdating ng natutunan mo sila pareho, meron ka pang alam sa pagpipinta, meron kang alam sa pagpa-fabrication ng kahit na anong bagay, at meron kang alam sa mechanical, papasok na po yan sa pagiging restorer. Ngayon, kapag lahat nandun ka na, tatlong yan, isama mo na to, ang pagiging hunter sa gold and silver, para mas makita mo yung future mo, lalo na kung bata ka pa. Ako, matanda na, ilang tulog na lang, senior na. So ito yung pagkakataon nyo na matutunan yung mga bagay o mga na-save ko na kaalaman, malaman nyo. Kaya po, kung mapanood nyo po ang video nito, sana po kung gusto nyo maging electrician, technician, restorer at hunter ng gold silver, mag-subscribe lang po kayo sa channel ko. Sa YouTube channel ko po, nandun po yung patungkol po sa ating pag-aaral sa tester, pag-aaral natin patungkol sa parts, sa checking, pagbasa ng resistor, pagbasa ng symbols, ng diagram, tapos nandyan yung pagre-restore natin ng patungkol po sa lahat ng klase ng electric pan. Meron din po dyan yung washing machine, dryer, at iba pa pong mga electrical appliances. And then pagka natapos na po lahat yun patungkol sa electrical, papasok na po tayo sa electronics. Kaya kung mapapadako ka lang o maligaw ka sa channel kong ito, huwag kang manghinayang sapagkat malaki ang magiging pakinabang mo. Okay po. Tutuloy po natin to sa part 2. Babaklas po tayo. Papakita ko po sa inyo kung paano to kalasin. At maganda po ito na kayong mga kababayan kong Pilipino na makakapanood nito, ay ang gandaan po nito, Tagalog po yung ating paliwanag. Yung napapanood po kasi natin patungkol po dito, kalimitan English tsaka sa India, language ng India, language ng English. So yung mga gustong mas malinaw na paliwanag, dahil Pilipino ka, so Tagalog yung the best na marinig mong paliwanag para mas madali mo siyang matutunan. Babaklasin na po natin to para ma-process na natin. So maraming pwedeng gawin na pagtatanggal dito. Yung iba gumagamit lang ng hot air, yung iba naman ginugunting yan, pero tayo hindi, simple lang, hindi na tayo gumagamit ng magastos pa na, no? So babaliin lang naman natin yan. Yan, ganyan lang po, nakukuha na natin siya. Hindi masyadong mahirap. Yung iba gumagamit pa ng minsan yung
panghinang ginagamit pa ni dito para matanggal lang niya. So ito, after natin na matanggal yun, mapapabilang na po ito sa IC. So kikiluin pa rin yan, may presyo pa rin. Kailangan lang at saka ka lang dito. Kasi kung di ka magtsatsaga na kalasin ito, wala kang matutuklasan. Sasama-samahin natin po yung ganitong uri ng board. So iba po ito dun sa LCD natin. Meron klase ng pagka-gold yung medyo hindi siya dilaw na dilaw. So ibig sabihin mababa yung uri niya. Hindi katulad ng ganito. Yan, sure na 24 yung nilalagay, o 18, 21, ganyan. Yan, tapos na natin baklasin. So, ito, titimbangin natin ito kung ilang grams para malaman natin kung ilan ang makukuha natin, gano'ng karaming gold yung pwede natin makuha. So, dito, iba rin ang pagpaprocess nito. Papakita ko rin po yan sa inyo. Pati po yung dito sa ganitong klase. Iba rin po yan. Ayan, subaybay lang po natin. Titimbangin natin yan. Bago natin to timbangin, so ito,
laptop papasok sa IC. So yan, titimbangin po yan ng pagdadalahan natin para kasi hindi na po natin ipaprocess to, sila na ang bahala dyan. Medyo may katagalan po ang pagpaprocess ng IC. Pero papakita ko rin po sa inyo kung paano naman to ipaprocess yung mga board. Kasi ang board natin meron pa rin yan. Yan. May mga gold pa po yan. Depende kasi sa klase ng board. Yan, meron siya. Bawat butas meron pa siya. Ito naman, mapapasama rin ito sa sama-sama na yan. Magiging IC na rin po ang timbang yan. Pero ito, dahil may naiwan pa siyang chips, kakalasin pa po natin yan. Papakita ko sa inyong pagkakalas. Itong mga IC na ito, walang kasiguraduhan na merong limba, tulad niyan, takdo yan, hindi natin siya kung lahat yan, meron. Yan, meron pa sa likod. Hindi natin alam kung meron siyang laman sa loob. Na ganitong kanalaki, walang kasiguraduhan. Pero, meron akong nabaklas nito. Siguro mga 10 piraso na meron square. Pero, plated lang din. So, yan. Kailangan lang natin muna timbang ito para ma-process na natin. Yung ganitong klase naman ng ating board para sa LCD, so iba yung process nito. Mas matabang yung timpla ng ating pagpaprocess. Yan, kasi pag pinares natin ng pagpaprocess nito sa mga ganitong klase, matutunaw lang po ito. Medyo magkakaroon tayo ng problema kung paano natin siya ma-re-recover. So ito hindi agad-agad matutunaw ito. Kailangan muna natin siyang tanggalin dyan sa kanyang board. Hindi katulad nito, brush lang siya. So, mas manipis. So, iba yung process niya. Okay, itong naiwan natin, tatanggal natin para makasama natin doon sa pagpaprocess ng isa. So, ganito lang po pagtatanggal niyan. Isuot lang po natin ito doon. Bukpok ng konti. Yan. Pag sumuot na siya, pwede mo na siyang siklatin. Yan. Okay lang yan, namabali. Dahil kukunin naman natin, lulutuin din naman yan. Pero kung meron kang mas maganda na pansiklat dyan, pero po, the best ng pansiklat ko itong ginawa kong kutsilyo. So yan, makikita natin yung loob. Meron siya. Ito namang mga natanggal na nabasag na sa pangibabaw niya. Meron din po yan, lulutuin yan. So, kasama yan ang pagpaprocess natin. Patungkol dito. Yan. Yung mga pins, plated po yan. Pero, hindi ko na po yan tsinatsaga sa ngayon kasi marami na po tayong mga ginagawa. Mas busy na po talaga. Kaya hindi na mabigyan ng panahon. Yan. Plated po rin yan.
pero manipis. Kaya kailangan maramihan. Dito rin, meron din. Meron din po yan. Tsatsagain mo lang. Pero, yun nga, matrabaho. Dahil, pag hindi mo to sinaga, hindi mo makukuha yan. Kailangan matyaga mo siyang ma-process ng pagkakalas. Medyo may kahirapan lang kasi ang pagkakalas naman ito kesa sa ibang kinukuha natin. Na kasi yung mga pins nakakalimitan dito nakalagay sa mga nakasealed siya sa plastic. So pinapakita ko lang po sa inyo na meron din kasi dito. Tatanggalin pa yan, mga plastic na yan. Kaya medyo may kahirapan kasi malambot o makunat. Masyadong makunat yung kanyang plastic. Ayan po. Yung pinakadulo niyan, plated. Ayan. So kung gaano ka rin, halimbawa naka isang kilo ka na ganito, may makukuha ka. Pero medyo matrabaho nga lang. Kaya ang ginagawa ko pang ngayon, sinasama ko na to sa IC, sa pagpapatimbang. Dito naman sa after na makuha natin yung gold finger, ipaprocess naman itong IC sa ibang paraan. Kasi may dalawang klase ng pagtanggal nito at pagtrace kung alin yung merong gold at wala. Bali yung ganito, pag kailangan natin itrace siya kung coated siya ng nickel o kaya ng alum o kaya cured siya na alum o nickel o gold o copper. So manalaman ko kagad yan kapag nickel siya na namamagnet siya. Yan. Pero kahit namamagnet kung nickel siya, kung meron naman siyang coated ng gold, pwede rin. So, hindi natin yung kita sa loob. Ito naman, hindi siya namamagnet. Yan. So, ibig sabihin, copper na pure yung mga ano niya, IC niya. So, yun yung medyo 50-50 na merong gold dun sa loob. So, marami yan. Lahat ng mga hindi namamagnet. So, yung mga kalimitan, ganito. Namamagnet. Kaya ipapakita ko sa inyo yung nabuksan na. Bubuksan natin ito. Bali ito, yung paraan ng iba kasi simple lang, gagamitan lang yan ng alam nyo na pag panggamit dito, hot air lang, tanggal na yan. Pero huwag ka na magsayang ng kuryente, hiwain mo lang naman yan. Pag naiwa na natin ito, kakalas na yan. Yan. So pipit-pitin lang natin ito unti-unti ng martilyo. Yan. Ang kalalabasan niyan ganito. Yan, pag napitpit natin, makikita na natin yung kanyang loob. Yan, makikita niyo yung kulay niya, puti. Yan.
Nickel. Ngayon, wala tayong nakita na coated siya ng gold o ng copper. Pero hindi natin tiyak kung coated siya ng silver. Kaya kinukuha pa rin nila to, binibili pa rin. So ako, hindi ko na pinaprocess to kasi yun nga, hindi sure kung ang nakalagay dito coated na silver. At kung may silver man siya, masyadong mababa naman ang benta ng silver. Kaya hindi ko na pinaprocess to. Ang kalimitan na mas tinutuunan ko ng pansin, yung hindi ko na mamagnet. Yan. Kasi sure na meron siyang bukod dun sa board niya, meron pa talagang makukuha ditong gold. Yung loob niya, nakapagbukas na ako. Merong natichempuan ko na coated yung kanyang pinaka-pin sa loob. So, yun lang. Yun lang mga namamagnet ang iaalis natin. Pero yung mga hindi na magnet, siya yung bubuksan natin at isasama natin sa pagpaprocess ng mga pin. Kasi yung coated na pins ay doon ko na isinasama ito. Kasi pag binasag ko to, yun po ang kalalabasan. Puro ganito lang. Yan. So kung may coated siya doon sa pinakagitna niya, kasama na yun doon para matanggal. Yun lamang sa ganito. Binubukod ko rin ito. Uulit lang tayo ng isa pang piraso para makita nyo mabuti yung pagtatanggal natin. So ito, pag tinanggal natin sa board na nakita nyo kanina kung anong ginawa natin, dito naman, pag gusto mong tanggalin to ng maayos, so tuklapin mo lang ng daliri mo. Yan. Ano mo lang, itulak mo lang, tapos suot mo na lang to. Yan. Paikupin mo lang. Yan. Nabuo na natin siya. Yan. Ulitin ko, ito niluluto. Ito naman tatanggalin natin. Lahat. Kasi sa loob niyan, meron din yan. So iba yung pagluluto dito, iba rin po dito. Okay po. Yan po yung pagpaprocess ng pagkakalas muna natin. Ayan. Titimbangin natin siya kung ilang grams para malaman natin kung ilan yung ating nakuha na gold. After na makuha natin yung mga gold na yan, yung mga coated na yan, may panibagong process pa rin yan para mapuro natin. Kasi hindi pwede na after na mapahiwalay natin yan, tapos na, hindi pa po. Meron pa siyang gagawing proseso. So yan, 00. Timbangin natin kung ilan yung grams. Yan, 69.1. Ileles natin yung lalagyan para makuha natin exact na so 9.3. So lumalabas na 58. Meron tayong 58 grams. Okay. Niles natin yung 9.3 doon sa sukat natin at timbang natin kanina. Okay, 58 grams. Yun ang ating ipaprocess. Tingnan natin kung gaano karami ang makukuha natin na gold. Sana yung mga
nakakapanood nito, huwag nyo pong isipin na ito ay hindi totoo. Totoo po ito, hindi po ito, hindi ito pagtsatsagaan po ito ng mga namimili nito na gawin ito na hindi totoo. Kasi kung dito ito totoo, sana wala ring namimili. Pero meron eh. Kaya yan. So 68.6 nang lumabas. Nang binalik natin, medyo nabawasan ng konti siguro yung na konting pulbos na na iwan. Ayan po. Halos 58 grams ang ating ipaprocess. Okay. Ipaprocess na natin to para malaman natin kung ilang grams yung pwede nating makuhang gold. So gagamit tayo ng hydrogen peroxide tsaka muriatic acid. So 50-50 lang, kasi konti lang naman itong ipaprocess natin, pwedeng 20 milligram lang, 20 milligram. So parehas lang sila pantay. Salin natin sa dito. Kung sa 20 milligram na paghahaluin natin na hydrogen peroxide at saka muriatic acid at nailubog na niya yan, okay na yan. Para hindi siya masobrahan. Okay, meron tayong 20 milligram na muriatic acid. Meron tayong lalagay na 20 milligram din ng hydrogen peroxide. Okay. Salin natin to. Yan. Tapos tatakpan na natin siya. Iiwanan natin siya ng mga 4 hours siguro, meron nang mayayari dyan. Magbabago na yung kulay niyan. So ilalagay lang natin to sa labas para meron tayong ventilation. Huwag natin itong gagawin sa loob ng bahay. Okay, titingnan natin sa nagdaan natin na 6 na oras kung anong nangyari. Malas na yung iba. Yung iba, tanggal na lahat. Pero, namang pa yung nakakabit. So, after na matanggal yan si isa, sasalain na natin yan. So sasalain na natin. Kalimitang ginagamit ng mga nagpo-proseso nito, ginagamit nila yung papel. Pero ako, ginagamit ko tela. Kumari yung satin. Satin na kulay puti. So ito yung available ko, kaya dito natin siya sasalain. Kasi pag ito ang gamit ko, mas madali ko siyang makuha. So, kukunin muna natin yung mga nauna ng kumalas.
So ayan, nakita natin yung nakikita natin yung mga kumalas na. So hindi pa naman totally nakuha lahat. Meron pa siyang tira. Okay na, nasala na natin yung una. So, papatakan lang natin siya ng tubig para maipon sa gitna. Yung tubig po, kahit ano pong gamitin natin, pwedeng malamig, pwedeng mainit. Kasi mayroon pa po itong ikalawang proseso. So, dun sa ikalawang proseso natin, pag sasalain na natin yung pagkaginto niya, ang gagamitin na natin yung tubig doon, distilled water na po. Hindi na po pwedeng gumamit ng basta lang tubig. Ito ulit, binabat muli natin yung nakuha nating una. Pwede pa tayong kumuha ng pangalawa dito. Hanggang sa kumalas na siya lahat. So, ayan yung una nating nakuha. Kukunin natin yung ikalawang banto. Pag ganyang nagsasala po tayo, hindi kailangan natin na mainit. Hintayin lang po natin na maubos yung... Meron pa tayong makukuha dito. Hindi pa siya said na said. Marami pa. Mga isang babad pa to. Para mawala siya lahat.
Okay. Ito na yung nakuha natin dun sa ating na-process na. So, ito, iipunin muna natin ito. Susunod na natin dito yung ano, yung iba pang kailangan nating i-process. Tatabi muna natin 'to para isama na siya doon pag natapos natin yung iba pa nating i-process. Kung meron kang isang kilo na gold finger, mas marami dito ang makukuha natin. So yung sinrases natin, ano lang yun, konti lang, kaya ito lang ang nakuha niya. Kaya pag nag-iipon tayo, huwag po tayong matutokso kaagad na ibenta. Dahil mas marami tayong pakinabang kapag kainipon natin. So yan. Yan na po yung pinaghirapan natin na i-process. Susunod na natin to. Yan. Meron tayong 10 piraso. Pagka magpa-process tayo nito, tatanggalin na natin ito. Nalito na lang, sasalang natin yan. Ito, natanggal na natin yung pinaka-copper niya. Copper po ito. Mahal din ang 4 kilo nito. So, yan ay susunod natin.